Hello po! Kami po ang Mang Robang Family. Samahan niyo po kami sa aming family meal. Family meals are more than just about eating food. They're about connecting with your loved ones and creating lasting memories. Ano mga anak, kumusta yung mga pag-aaral ninyo? Kape, ma'am. Okay naman po, pinagbubuti ko ng pag-aaral. Hindi ba, ano, hindi ka ba nababarkada? Hindi naman. Ikaw, princess. Okay lang din po. Oh. Ikaw, anak, kumusta yung trabaho mo? Ayos lang naman po, ma. Marami po kaming ginagawa ni Tito na mga design ng medyas. Pero okay naman, kaya mo naman yung, kasi mainit dun eh. Okay naman po, ma. Pagka wala pong nagpipress ng medyas, naka-aircon naman po yung shop. Oh, si Eman. Bali, ang sabi dun sa, ano, sa school, parang ikaw yung, ano ah, ang paborito ng teacher kasi magaling ka daw kumanta eh. Ah, malita ko yun eh. Totoo ba? Pinakanta ka ba sa stage? Ah. Ba't di ka nagkukwento sa amin? Oh, baka naman may ligawan. Oh, baka naman naliligaw ka na dyan. Hindi naman pa. Hindi ka naman pagsalita eh. Oh, ikaw, princess. Magaling ka bang sumayaw? Sumasayaw ka ba? Minsan lang. Minsan madalas ano, pa? Paano yung minsan? Hindi ba baligtad yung ano? Paa mo sa pagsayaw? Hindi naman. Hindi ko eh. Ah, yan. Ano naman ang pangarap mo sa paglaki mo? Makakaroon ka ng anak na teacher. Maging guro po. Oh, simula ng ano, bata yan. Diba? Makakamit nyo lang yan. Basta yung pag-asa nyo, ilagak nyo sa ating Panginoong Diyos. Hindi malabong mangyari. Makamit nyo yung mga pangarap ng mga anak. Lagi nyo tatandaan nyo. Laging manalangin. Bawat paggawa nyo, sa inyong pag-aaral, sa inyong paglalakbay, lakip niyo ang pananalangin. Kahit wala kami sa tabi niyo, huwag niyong kakalimutan yung mga pangaralan ng papa niyo. Sana kahit na magkaroon kayo ng kanya-kanyang pamilya, maging masigla pa rin, may mga hawak na tungkulin. Tingnan niyo si kuya niyo, di ba? Oh. Ilang taon ka bang nagkasakit ka na? 12 years old pa. Oh, di ba? Doktor ang nagsabi na wala na siyang lunas, pero hindi siya nawalan ng pag-asa sa murang edad niya, di ba? Nakita niyo naman yung hirap niya. Talagang nagpanata siya. Kaya tingnan niyo naman sa awa ng Diyos. Ayan siya. Buhay pa siya. Masigla, tumulupad ng kanyang tungkulin. Mula po noong nagkasakit po ako noong 12 years old po ako pa, napakahirap po ng sitwasyon ko po noon. Dahil akala ko po talaga babawiin na po ng Diyos ang aking buhay. Sinabi po ng doktor na hanggang 18 years old na lang po yung itatagal po ng buhay ko. Nagpanata po ako sa Panginoong Diyos na kapag ka pinagaling po niya ako, nangako po ako sa Kanya na tutuparin ko po yung aking tungkulin, papakasigla po ako sa aking pagtupad. Sa awa naman ng ama, malakas ka ngayon. Opo. Pero hindi mo alam, nung nandun ka sa hospital, oo. Ang lagi kong sinasabi sa ating ama na gusto pa kitang makapiling. Gusto ko pa namin makapiling. Ang ginawa ko talaga, nanalangin gabi-gabi. Salamat po pa. Napakabait po ng Panginoong Diyos. Kaya nga, biyayang. Napakalaging biyaya yun, anak. Kahit na ganyang gumaling ka na, patuloy pa rin yung pagpapanata mo sa Diyos. Apo. Mga anak, lalo ninyong pagbuti yung pag-aaral, pagtatrabaho, ikaw naman, mama, mag-ingat ka rin kahit nandito ka lang sa bahay. Huwag mong pababayaan yung sarili.
Ma, salamat po sa mga sakripisyo niyo po para sa aming magkakapatid. Sa mga bagay po na hindi po namin, hindi niyo po may naibibigay sa amin, okay lang po yun. Alam ko po na naghihirap po kayo para po lang po sa amin. Sa ngayon, Ma, pinagbubuti mo pa rin po yung pag-aaral ko para pag nakapagtapos po kayo, matulungan ko po kayo. Gusto ko lang sabihin, Ma, para maraming salamat po sa lahat ng mga sakripisyo nyo po sa aming magkakapatid, lalong-lalo na po sa akin, na talagang inalagaan nyo ng todong-todo para lang ma-ano po yung sakit ko. At syempre, sa Panginoong Diyos, maraming po salamat po sa Panginoong Diyos dahil patuloy po tayong ginagabayan tayo sa buong sambahayan po natin. Naiiyak po ako kasi naiiyak po ako sa sinabi ng anak ko. Masaya na ako sa buhay natin kasi nakapasalba tayo, nakapatupad. Sana walang mahiwalay sila kahit wala anak kami ng papa niyo. Habang kaya pa namin ng papa niyo, nandito lang kami. Papa kayo, pag-isipin niyo yung mga kaibigan niyo. Naalala ko yung hirap niya sa ospital noon. Lagi tayong manalangin, lagi tayong papasakop sa pangasiwa, kahit gaano ka bigat ang buhay, basta maging malakas tayo, huwag nating pababayaan ang ating mga pagsamba.